Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis sa mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinambad siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipamamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makakarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. Tunay ngang si Kristo ay muling nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Alleluia! Alleluia! Palakpakan natin ang Panginoon. Happy Easter, everyone! Mayroong isang madre na nagturo ng katisismo sa mga bata. Tinanong ng madre, anong ibig sabihin ng Easter? Nagtaasan ng kamay ang mga bata. O sige nga, sabi ni sister, ano sa palagay mo ang Easter? So tumayo ang bata, ay sister, madali lang po yan. Tungkol kay Jesus, tungkol kay Jesus na naghanap ng itlog. Sabi niya, mali, mali. O sa ano yung Easter? Nagtaasan uli ng kamay ang mga bata. O ikaw? Ay, sister, madali lang yan. Tungkol kay Jesus na naghanap naman ng rabbit. Lalong mali, sabi ni sister. O sino makakasagot kung ano talaga ang Easter? Mayroong isang batang lalaki doon sa likuran, ang tahimik na nagtaas ng kamay. Ako po, sister. Alam ko po yan. Sige nga, ang Easter po ay tungkol kay Jesus. Tama. Anong nangyari? Siya'y namatay, pero muling nabuhay. Tama. Tapos, lumabas po siya sa yunggib at naghanap ng itlog. Patay kang bata ka. Mga ginigili ko mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kapag pinag-uusapan ang Easter, ang kalimitang iniisip ng mga tao ngayon ay komersyalismo tungkol sa itlog. Nakakalimutan kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Easter. Everybody say the word Easter. Easter. What do we mean by Easter? Tama yung bata sa unang pangungusap niya. Tungkol nga kay Jesus, na namatay pero muling nabuhay.
At sa kanyang muling pagkabuhay, sinasabi niya sa atin, nagapin niya ang kamatayan. At dahil dito, mga kapatid, niligtas tayo ng Panginoon at binibigyan tayo ng pag-asa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Alleluia! Alleluia! Easter na po. Ito ang dapat nating pakatandaan. Ang Easter ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos na hindi nang iiwan. Ang Easter ay tungkol sa Diyos na kung saan gagawin niya ang lahat para tayo'y maligtas. Ang Easter ay tungkol sa Diyos na ibibigay ang lahat-lahat ng todo. Hindi lang ganito, kundi ibibigay niya ang lahat-lahat. Hindi nang iiwan ang Diyos. Ito'y patutuo rin sa kanyang mga sinabi noon at noon pa na siya ay muling mabubuhay. Pero ang tanong, naniwala ba ang maraming tao? The answer is obviously no. Hindi lahat ay naniwala. Sa ating ebanghelyo ngayon, makikita din natin kung ano ang dahilan kung bakit hindi naniniwala ang mga tao. Alam niyo kung ano yung dahilan? Tanungin po ninyo ako, ano yun, Father? Ay mahina. Ano po yun, Father? Ano po yun, Father? Alam nyo, maniwala man kahit sa hindi, noon at noon pa, usong-uso na ang marites. Noon at noon pa, usong-uso na ang marisol. May nagpapakalat ng maling balita, may nanunulsol. In our gospel for today, muling nabuhay si Jesus, no question about that. Pero ano ang nangyari? Anong nangyari? Yung mga kawal na nagbabantay sa libingan, ano ang kanilang ginawa? Ibinalita nila ito sa punong saserdote na tunay ngang muling nabuhay si Jesus. Pero anong sinabi ng mga ito sa mga kawal? Oops! Huwag niyong ipamamalita na siya'y muling nabuhay. Anong sasabihin ninyo? Gumawa sila ng kwento. Ganito yung pagsasabi nyo, ha? Samantalang kayo'y natutulog, narariyan ang mga alagad para nakawin ang bangkay. Yan ang ipagsabi ninyo. Yan ang ikalat ninyo. O, di ba? May marites na, may marisol pa. Ganyan ang nangyari. No wonder, hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang mga Hudyo ang hindi naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Mas pinakikinggan nila, mas pinapaniwalaan nila ang fake news. At ito ang nakakalungkot, mas paniniwalaan ang hindi totoo ang gawa-gawa kesa sa katotohanan. Kung kaya't mga ginigili kong mga kapatid, this is also the challenge to each and every one of us. Huwag tayong mabuhay sa fake news. Huwag tayong mabuhay sa maling akala. Mabuhay tayo sa katotohanan. Mabuhay tayo sa mga turo ng Panginoon na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. And this will be our point for reflection. Pasko ng muling pagkabuhay. Binibigyan po tayo ngayon ng pagkakataon na sana ang ating ipahayag ay ang katotohanan. Huwag tayo maging katulad ng mga punong saserdote. Huwag tayo maging katulad ng mga kawal na nagkakalat ng mga maling balita. Nawa ang ating ipahayag ay ang katotohanan, ang kabutihan. Kung kaya't, ano kaya ang ating gagawin para may pahayag ang Diyos ng katotohanan sa isa't isa? At sanang pagpapahayag na ito ay hindi lang salita, kundi rin sa gawa. Amen.